morning mga ka-SelfTV. Welcome po sa ating panibago na namang vlog. At ngayong araw ay yung araw na pinakahihintay natin. Magkakaroon na rin po tayo sa wakas ng sasakyang may apat na gulong. So hindi talaga ako nakatulog kagabi ng maayos kasi dala nga ng excitement. Ayan. For the first time, magkakaroon na po tayo ng sarili nating sasakyan. Dahil nga sa approaching na yung maulang season dito sa Pilipinas, kaya kailangan na po nating maghanda para sa mga susunod pa nating mga travel. Hindi naman po lahat ng oras ay ganito yung kondisyon ng ating panahon dito. Kaya kailangan din po nating magkaroon ng sasakyang pang all season. Yun. Ibig sabihin, pwede sa tag-init, pwede rin sa tag-ulan. So ngayon ay araw po ng Lunes at makikita po natin medyo maaliwalas yung ating mga kalsada. Hindi gaano matraffic, kaya tamang-tama para sa gagawin nating biyahe. Yun. So nasa likuran po pala natin yung ating OBR. Nakasama po natin siya ulit ngayon kasi nung nagpunta tayo sa Cebu ay hindi po siya nakasama. Dahil nga sa hindi na siya pwede sa mga long drive, kaya dito na lang siya sa mga ganitong travel nakakasama sa atin. So nandito na po tayo sa Tacloban City at ilang minuto na lang ay mararating na natin ang city proper. Sa wakas, matapos lamang ang ilang minutong travel mula dun sa downtown Tacloban ay narating na rin natin itong Toyota showroom. Hindi po pwede yung motor sa loob, kaya dito na lang tayo magpark. Grabe. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki itong showroom ng Toyota. Matapos ang ilang oras na pagproproseso sa mga papeles namin, sa wakas ay nandito na po tayo sa area kung saan nakahilera yung mga sasakyan na i-release na. So ito po yung ating Avanza. Wow! Wow! Ang ganda ng kulay. So ito nga pala yung ating agent dito. Sir Eric Albilyar po. Yun, si Sir John Eric. Okay, so idedemo niya sa atin yung mga impormasyon na kailangan nating malaman about dito sa Avanza. Ito po sir, yung Avanza is pilis na. So, pindutin lang po pag unlock. Tapos, matingnan natin, may dalawang link. Ibig sabihin nun, unlock na yan. So, kung itupos natin is, yun, one blink. Ito po yung Avanza. Wow! Ganda po. So, anong kulay ito, sir? Dark blue. Ito ba yung tinatawag na nebula metallic blue? Dati. Mas light yellow yun.
Okay. Yung ngayon is dark blue na. Kaya pala, tinitingnan ko kasi itong kulay na to sa internet. Parang hindi ko nagugustuhan yung mga kulay dati. Ngayon, approved sa akin itong ganitong style ng blue. Abansa G is mayroon na po tayong paglamp. Tapos integrated na yung lights niya. Ito yung nagustuhan ko sa bagong Avanza kasi talagang malalaman mo kung anong taon siya inilabas. Kasi yung mga Avanza na lumabas sa taong 2021, ganito na yung kanyang headlight. Yun, may design at saan pahaba. Tapos yung grill niya, mas malaki na yung grill. Yan. Ito talaga yung mas nagpapaangas sa design niya kasi makikita nyo naman, talagang sporty look. Yun. Pinagsamang design na elegante tapos nilagyan ng angas. Meron din po siyang fog lamp para sa mga G variant yan. Pero sa mga lower variant ay wala po mga fog lamp. Pero mayroong abang. Dito lang po tayo sa side. Napapansin po natin parang may design na ano. Okay. Para po yan sa aerodynamics. Mm-mm. Para mas flow yung takbo niya. Plus meron pa tayong sa G variant din to. Makikita. Mm-mm. Meron tayong side skirt. So ito yung mapapansin din natin sa G variant. Kasi yung mga ibang version ng Avanza, wala po nito. Oh, wala pa yan. Yung tank natin is, yung capacity niya is 45 liters. Wow. Tapos nasa right side siya. Sa back din niya po, maganda din po yung ano. Wow. Di ba? Yan, mayroon na po tayong spoiler. Yung low grade niya is wala dito. So mayroon tayong mount lamp. Ito yung mag-i-indicate kung anong variant yung inyong sasakyan. Ito pa yung... Ay! O diba, dahil rainy season na, kaya binigyan tayo ni Toyota ng payong. May mga nakita kasi ako sa YouTube na may nakalagay dito na Velos. Upgraded yun na sa Avanza. E-variant na kino-sporty look. Bawat ganito may skirt pati sa harap. Pero dito sa Pilipinas, wala bang na-release na ganyan? Sa Velos po, mayroon. Meron. Pero konti lang po. Konti lang. Limited lang. Limited lang. Tapos na po natin makita yung exterior ng sasakyan. Dito naman po tayo sa interior. Okay po. Meron tayong ano. Wow, may buttons na. Oo, may buttons na. Yung sa E-grade is wala. So sa top of the line kasi tayo. Meron. Ito yung free na mag-sip. May nakasulat na Avanza. Pag-on po natin yung sasakyan po. So kasi sa manual, dapat check muna natin. Naka-neutral siya. So ito po yung airbag sa driver, dalawa. Sa harap at saka sa ni. May airbag. Tapos meron po airbag yung passenger sa harap. Tapos dito po, meron po tayo ditong na window. So sa driver, lahat ng automatic window is meron siya. Para pag bukas lahat ng window. Siya rin po yung may lock. So dito po tayo sa side mirror. Check natin, meron tayong button dito. Sa left, depende lang po sa posisyon ng driver. Meron po tayong, syempre may maliit, malaki. Okay, pwede nyo palang maset dito sa may driver side na. Kung halimbawa, gusto nyo i-adjust yung kung saan nakaharap yung side mirror. Ayos, hindi nyo na kailangan lumabas kung halimbawa maulan. Tapos dito po, meron po tayong adjust dito po sa driver. Depende sa height or sa gain ng paa ng driver. So, bukod sa kung gaano kalamig yung aircon, pwede din po natin iset dito kung gaano kalakas yung buga ng hangin. At maliban dito sa aircon na nasa harap, meron din po dito sa taas. Sa G variant is naka-touchscreen monitor na po tayo. May choices po tayo sa apps. So, may radio, audio, Bluetooth. Ayan, so habang nagsasearch po siya sa mga radio stations, pakita ko po muna yung antenna nitong ating radio. So, fin type na po siya. Ayan. Yan po yung mga modern na ngayon na antenna. Hindi na po tulad dati na merong mga aluminum na mahaba, yung mga old style. Ngayon, sobrang liit po niya at kaya po niyang masagap yung mga malalayo ng radio stations. Ganyan po ka high-tech. May mga, di ba yung ibang mga sasakyan, may mga parking sensor, ganyan. Eto? Wala pa po. Wala, okay. Yun lang yung pinagkaiba ng Avanza. Oo, hindi pa siya naka-built-in ng camera sa likod. So pag mag-re-reverse po tayo, wala pa siyang nakaka-indicate po dyan.
Okay. Pwede natin palagyan to or? Pwede po. Dapat magpalagay po din tayo is Toyota pa rin po. Pag sa labas po tayo, magpapalagay is mabuboid po yung warranty. Ayun. So itong Avanza, mga ilang pasahero yung? Itong Avanza po is nasa 7-seater po. 7-seater. Ayan, so dalawa dito sa harap, tatlo sa likod, then dun sa may pinakadulo ay dalawa. Yun. Kasama na po yung driver. Open tayo ng hood. Ito po siya. Uugutin lang po natin. Ito po, tagas. Ito po yung engine na po. Dual BVTi po. Ito yung battery. Engine oil. Pag-check natin ng engine oil. Tapos, ito po. Ito po siya, coolant. So, ibig sabihin po, hindi na po kailangan natin maglagay ng tubig kasi naka-coolant na po siya. Ito po is water fluid po, yung lalabas dito. Pwede namin lagyan ng tubig lang yan? Tubig, pero dapat yung viral. Kasi pag ordinary na tubig lang po is may counting. May mga particles na pwedeng makabara. Makabara dito. Pero pwede, may mabibili naman po tayo dito. Gano'n ba katagal bago mapalitan natin yung battery? Mostly po, nasa 3 years. 3 years? Matagal-tagal din. 3 years. So dito nga pala, kasi sa mga motor, may mga rules sila na sinusunod habang nasa break-in period. Sa motor, bawal daw magpatakbo ng mabilis. Kung halimbawa hindi pa naabot yung 500 kilometers. Dito sa auto, ganun din ba? Ganun din po. Hanggang 80 lang po tayo muna. 80? Hindi nga po tayo pwede mag-top speed. Kasi mga bagong-bago yung mga piyesa nito, kaya kailangan pang ma-exercise o ma-warm up. Kailangan pa ma-warm up. Okay. Dito sa gulong nga pala, gaano makatagal bago kami magpalit ng gulong? Depende lang din po sa takbo. Depende sa gamit. Pero mostly, abot ng 3 years. Sa amin, siguro 3 months. Luzon, Visayas, Mindanao kaagad. So dito nga pala, napansin ko, napakadaming auto na nakapark. Mga brand new po yan. Wigo, meron tayong Vios. Kaya nga, nagtataka ako, nandun ako sa showroom. Nung hindi ko pa alam tong area na to, sabi ko, paano kung marami yung customer na dumagsa dito at bibili? Di mag-aagawan sa isang unit. Dito pala nakastock yung mga sasakyan nila. Dito, iba-ibang kulay. Sa Avanza din po, sa top of the line natin po, ubos agad. Talagang best seller ngayon yung Avanza. Ano yung pinagkaiba nga pala ng Rush? Yung Rush po is side compact SUV po yun. So low cost na SUV type, parang pinaliit na SUV type. Etong dalawa kasi yung pinagpipilian ko, yung Rush at saka itong Avanza. Pero dahil nga sa medyo matagal na or subok na itong model ng Avanza, kaya eto na yung pinili ko. Kasi yung mga napagtanungan ko dati, kumusta na yung Avanza nyo after 5 years, after 6 years, ang sagot nila sa akin, okay pa naman daw, parang kalabaw. Kaya ayun, dahil nga sa long term yung paggagamitan natin nito. Kaya dapat talaga nasiguruhin natin yung brand at saka yung model na kukunin natin. Ayan. So eto nga pala si Sir Jun Eric. Ayan, isang talaga namang best performer na agent dito sa Toyota. Buti na lang at siya yung nakatutok sa atin dito. At least, nasagot niya yung mga tanong natin at na bigay sa atin yung tamang sasakyan na fit sa pangangailangan natin. So, excited na akong i-drive to kahit hindi pa ako marunong. Yan. Siyempre, kailangan din nating mag-practice. Kaya for the meantime, habang hindi ko pa kabisado itong sasakyan, eto si Kuya muna yung gagamit nito. So siya na po yung magtuturo sa atin. Halimbawa, wala tayong gagawing vlog. Gagamitin po natin yung oras sa pag-aaral itong Avanza. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Na rin natin yung ating pinapangarap na sasakyan. Maraming salamat po sa lahat, lalong-lalo na sa mga solid ka-safety V natin. Ayan. So dahil po sa inyo, kaya natupad ang ating pangarap na magkaroon ng sariling sasakyan. Abangan niyo po yung ating mga susunod na vlog gamit itong bagong Avanza.
Ayan, so sa ngayon niya lang po muna. At samahan niyo po ako sa susunod ko pang mga vlogs. Huwag niyo kalimutang i-like at i-share itong video na to. At mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.